Ito ang tinatayang nasa 40,000 hanggang 50,000 ng mga Filipino seafarers na nakaempleyo daw sa European vessels ang mawawalan ng certification ng European Maritime Safety Agency o itong EMSA. Ano po bang dahilan dito bilang chairman po ng Committee on Overseas Workers Affairs? Congressman Ron, ano pong hakbang nyo dito? Tama yung binabanggit mo, Chief JR. Kaya nga nagkaroon po tayo ng pagdinig nung nakarang araw, nung specifically last Thursday, para pakinggan po kung ano po yung status at ginagawa po ng mga ahensya ng pamahalan po natin na pagtugon dito sa audit na ginawa po ng EMSA. At nakakabahala po talaga po ito sapagkat imagine po around 50,000. Actually, binanggit po natin at the time 40,000 to 50,000, pero based po doon sa kailang briefing na ginanap, it's really around 50,000, 49,500 plus yung maapektuhan po nito directly na sapagkat sila po yung kasalukuyan po na ini-employo ng mga European vessels. At the same time, syempre hindi lang po sila maapektuhan po nito later on, kundi lahat po ng mga seafarers po natin na sumasakay po ng barko na naglalayag po papunta po ng Europa, sapagkat tatandaan po natin yung EU po, syempre yung mga manlalayag po na yan, hindi naman po yan fix po sa isang bansa. Halimbawa, mga in-employo po ng mga ship owners sa Amerika, eh kadalasan din po yan, pupunta po yan sa Europe. Mm-hmm. So kung ganun po, kasama rin po sila sa maapektuhan. So tatandaan po natin, malaki pong bahagdan po ng nire-remit po ng mga remittances sa atin ay nanggagaling po sa mga ship seafarers po, seafarers po natin. Eh nakakabahala po talaga ito sapagkat ang sabi nga po nila 2006 pa po may mga nakita na po na deficiencies po sa atin, and later on mga sumunod na mga taon na nagkakaroon po ng audit, eh hindi pa rin pumapasa completely yung Pilipinas. May mga na-address po tayo doon sa mga concerns, pero hindi na-address fully. At ang sabi nga po nila, baka panghuli na po talaga ito sapagkat 16 years in the making para lang po makapag-comply po tayo doon sa mga nakita po nilang mga deficiencies. So hopefully, finally, magkaroon po ito ng tuldok, tuldukan po ito. At sabi po ng Marina na siyang pangunahin po na ahensya na nagbabantay po nito at nagsisigurado ng compliance po natin, 80% po, eh nakakasiguro raw po sila na yung mga sinagot po nila doon sa audit investigation, audit findings, eh compliant na tayo. Pero syempre, iba po yung pananaw po ng marami po sa industriya. Medyo kinakabahan nga po sila na baka completely mawala po ito. So, ginawa po natin yung pagdinig. Subalit sa susunod, magkakaroon muli tayo para mas mabantayan po natin yung mga compliance na hinihingi po, eh talagang makapagawa po natin dito at ma-implement po. Kailangan ba sa Congressman Ron na magsagawa ng reforma dito? O ano po ba? Yes, kasalukuyan po, ito po yung ginagawa po natin, JR. Sa tingin ko po, sa ngayon, hindi po natin kailangan po ng batas, na bagong batas para lang po makapag-comply po dito. May sapat po tayong batas at nandiyan po yung pag-create po ng marina. It's just really a question of ginagawa ba ng mga ahensya ng pamahalaan yung kanilang role, yung kanilang mandato para makapag-comply po dito sa audit findings nito. Kaya ang ginagawa po natin dito, JR, Chief Fidel, ay in-exercise po natin yung tinatawag po natin na oversight functions ng Congress. Anong ibig sabihin po ng oversight function? Ito po yung kapangyarihan po ng Kongreso na siguraduhin na yung mahensya ng ating pamahalan ay ginagampanan po nila yung kailang mga tungkulin. Kaya po tayo nagkakaroon ng briefing, pinapakinggan po natin sila, nagpe-perform po tayo ng functions po natin na pagbantay dun sa kailang function ay ito ba'y ginagawa ba nila talaga ng mas maayos. Okay. So sa susunod, magkakaroon muli tayo, pakikinggan po natin yung progress ng mga steps and mga action plans na kailang pinramis, ito nga ba talaga ay kailang nagagampanan. Okay, maraming salamat po Congressman Ron sa panahon po ninyo para may update natin ang mga sang Pilipino sa ginagawa po ninyo sa Kongreso. Muli, maraming salamat, JR. Maraming salamat po, Chief Fidel. Patuloy po tayong mag-ingat. Ganun din sa lahat po ng mga kabayan po natin. Patuloy po tayong manalangin. Maraming salamat. Mga ka-alternatibo na kasama po natin, si Kabayan Party List Representative Congressman Ron Salo. Usapang masa para sa masang Pilipino.